Channel. This is Ronald Corpus Official from YouTube. So shout out po sa lahat na hindi pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, Ronald Corpus Official. So shout out po kay Sir John Lupo na nagtanong po siya sa, nag-comment po siya sa aking vlog doon sa aking isa sa mga content about rabies. So ito yung tanong niya. So babasahin ko lang. Sir, pwede po ba magtanong, mga ilang araw po ba malaman na may rabies ang isang pusa simula na magkaroon ito? Mga ilang araw po ba nabubuhay ang pusa kung sakaling magkaroon siya nito? So ito yung tanong niya, which is yung gagawin kong content for this vlog is related po sa kanya. So ang content ng vlog ko ngayon is title siya, Ilang Days Malalaman Kung May Rabies Ang Isang Taong Nakagat ng Pusa. O, malalaman po ba agad kung may rabies ang isang taong nakagat ng pusa? So yun yung pag-uusapan natin for this content or for this video, for this vlog. So bago ko umpisahan yan o bago ko sagutin yan, so ito yung lagi kong sinasabi sa inyo. So kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, so please subscribe to my YouTube channel and paki-like, paki-share, and mag-leave po kayo ng comment any karagdagang information, any additional information for this content, and suggestion, opinion for the next vlog. So you're free na mag-leave ng comment dito. And kung hindi nyo man nagustuhan, kung meron po kayong puna, you're also too free to bash me, etc. So mag-leave po kayo ng comment. So ito yung pinaka-importante sa lahat is huwag nyo kalimutan i-click ang aking notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. So ito na, sasagutin natin yung katanungan. Ilang days po ba malalaman kung may rabies ang isang taong nakagat ng pusa? Ganun din sa pusa o sa aso. O malalaman po ba agad kung may rabies ang isang taong nakagat ng pusa? So ito yung kasagutan. So wala pong specific days kung kailan natin siya malalaman pag siya po ay nakagat ng isang pusa. Bakit? Kasi dadaan po siya sa tinatawag na incubation period. So pag sinabing incubation period, so una, pag nakagat po ng isang pusa ang isang tao or ang isang pusa ay nakagat ng kapwa pusa o aso, meron silang tinatawag na incubation period. So ano ba yung incubation period? Depende po yun sa tagal ng incubation period o depende po kung saan po kayo nakagat. Like for example, kung nakagat kayo sa paa, nakagat kayo sa kamay, nakagat po kayo sa tainga, nakagat po sa ulo, sa mukha. So doon po magbabase kung ilang days, kasi ang incubation period is hindi po siya specific na ganito pong ganito po yung length niya, yung tagal. So ang incubation period ay tumatagal po ng weeks, a month, and aabot siya na, minsan aabot siya ng taon. Kung matatandaan po natin si Fernando po Senior, ang tagal bago po nalaman kung meron siyang rabies. So years. So tandaan po natin, pag sinabi mo incubation period, so hindi ang incubation period po ay wala po siyang specific length kung kailan siya. So meron siyang weeks, month, and minsan naaabot po ng years. So after na incubation period, ito yung tinatawag na prodromal stage. So prodromal stage, ano ba yung sinasabi? Ano ba yung ibig sabihin ng prodromal stage? Ano po ba yung meron dito sa prodromal stage? Ang prodromal stage, dito po malalaman na po ay after po kayo nakagat o umabot na po siya ng after weeks, month, dito na po mag-uumpisa na magkakaroon po ng sakit. Like for example, nagkakaroon na po kayo ng lagnat. Mararanasan niyo na po yung lagnat, pagtrangkaso, masakit yung ulo. Ito yung tinatawag na prodromal stage. So nagkakasakit na po ang isang tao once po siya ay nakagat ng isang pusa. Next stage, ito po yung tinatawag na neurologic stage. So ano po ba yung neurologic stage? Ang neurologic stage, dito po ay makikita mo na yung sign o symptoms ng isang rabies. So tandaan po natin, pag ang isang tao po ay nagpapakita po ng sign o symptoms ng isang rabies, dito po wala pong dito po sa stage na to, wala pa pong nakaligtas
o wala pa pong nag-survive. Tandaan po natin na ang rabies po ay fatal o nakakamatay. So pag neurologic stage na po siya, dito na po malalaman natin, dalawa pong uri o it has two forms of rabies. So dito na po malalaman, nagpapakita na po siya ng sign o symptoms ng isang rabies. Dito na po madidetect kung kayo po ay may rabies na po. Bakit? Kasi sa neurologic stage, itong ang virus po ay umakyat na po sa utak. Ngayon, it has two forms of rabies. Depende po kung anong klaseng form of rabies ang pumasok po sa inyo. Pero kalimitan at kilala po natin ang karamihan na umatake sa isang taong may rabies o sa isang pusang may rabies, nagkaroon ng rabies virus o infected siya ng rabies. Ito yung tinatawag na furious rabies. Ano po yung furious rabies? Ang furious rabies po, ito po yung lagi nating nakikita news, etc. Kung may mga documentaries about sa rabies. Furious rabies, ito po yung mararanasan na neurologic stage na umakyat na po ang isang rabies sa isang utak na nagwawala, nagwawild na po ang isang tao, meron na po siyang naglalaway, foaming na po yung tsura ng ano, tas drogy na po siya. Lahat ng object na nakikita niya is kinakagat niya. Kaya pag ditong stage na po, ang ginagawa ng mga doktor o yung kung sino po yung gumagamot sa taong merong rabies ay tinatali na nila kasi nawawala na siya para po maiwasan po na hindi siya makakagat, hindi siya makapag-infect to other people na around meron siya. So tinatali na po siya. And then, kasi nagwawala yun eh. So, ang tawag doon ay furious rabies. Pangalawang form of rabies is tinatawag na paralytic rabies. So, pag nandito na po kayo sa neurologic stage, ang isang taong nakaranas po ng paralytic rabies, ito po yung tinatawag na shy type. Tahimik lang siya, nasa sulok lang, hindi na siya makakagalaw, walang imik. So, bihira lang po nangyayari. Ito yung tipong andyan lang siya sa gilid. Pero beware kasi kakagatin ka niyan. So, meron isa sa mga nag-comment sa akin na anong gagawin ko sir. I-scan ko kasi siya, shoutout ko siya. And ang comment niya doon, ang pusa doon niya inilalagnat, naglalaway. Kinumutan daw niya, bigla na lang siya kinagat. Matakot ka doon. Kasi pwedeng neurologic stage na siya. Nawala yung background ko. Pwede na sa neurologic stage na siya and going to death na siya. Kaya lang, kinagat siya. So matakot ka dahil importante pong mag-ingat po tayo sa isang kagat o scratch ng pusa. It's because meron pong rabies na mangyayari sa atin. Meron pong rabies na pwedeng pumasok sa katawan natin. So yun yung tinatawag na paralytic rabies. So pag nasa neurologic stage na, ibig sabihin umakyat na po ang isang virus sa utak, kaya nga tinatawag na utak. So umakyat na po yung sa utak, ito po yung stage na dalawang form o dalawang uri ng klase ng rabies, makikita mo dito, maobserbahan mo isang tao, inatake na po siya ng rabies. It's because napapakita na po siya ng sign o symptoms ng isang rabies. Una, nagwawala. Takot na siya sa hangin. Takot sa tubig. Takot siya sa ilaw. Nandun siya sa sulok. At nagwawala o di kaya tahimik na po siya sa isang sulok. Nagfo-foaming, naglalaway. So, delikado pong stage na po yun. And tandaan po natin, again, ulitin ko lang po dahil ito po yung pinaka critical stage. Wala pa pong nakapag-survive o wala po pong nag-survive pag nakitaan na po kayo ng symptoms ng isang rabies. And the last stage, ito yung tinatawag na nakakalungkot man, pero ito yung tinatawag na tanggapin mo yung katotohanan na death na po siya. So ito yung stage na mamamatay na po ang isang tao o isang hayop na nagkaroon na po ng rabies. After pong maranasan niya yung tinatawag na neurologic stage, so ang kasunod na po nun is death.
So, i-ready na po yung sarili. Pero kalimitan pag kayo po ay na-rabies, para po kayong na-corona, hindi po pwede kayong ipaglamayan. Automatic remake agad. So, ano-ano ang dapat gawin kapag ikaw po ay nakagat ng isang pusa? So, of course, huwag po tayong maniniwala sa dating kagawian natin, dati nating unang mga ninuno pa na ginagawa na pag nakagat ng isang pusa, lalagyan ng bawang, etc. No. Unang gawin, pag ikaw po ay nakagat ng isang pusa, una, hugasan po ang part kung saan po nakagat kayo. So, kumuha ng sabon na pwedeng pang disinfect, like for example ng sabon na pwedeng gamitin. So any soap na may antibacterial soap. So hugasan agad siya, linisin. As in linis na linis. Kung kaya mong i-scratch siya ng ano ng foam, the better, para po malabas kung meron po siyang, kasi ang rabies talaga is galing from saliva. So tanggalin, hugasan agad siya bago makapag-penetrate doon sa blood or sa tissues na naka-open na, kasi nakagat na po kayo eh. So hugasan, and then after ng hugasan, ito yung marami kasi nagtanong na pwede po bang next day na lang po magpapa-inject ng anti-rabies. Pagkatapos nyo po mahugasan, kung malayo pa kayo, ito yung sinasabi ko na ang rabies, ang anti-rabies vaccine po is not an emergency. So ulit ha, so ang anti-rabies vaccine po is not an emergency, but it needs an urgency. Ibig sabihin, kailangan, kung malayo kayo, hindi naman siya agad-agad, kasi hindi naman siya for emergency, kasi yun nga, hindi naman siya agad umaakyat. So hindi siya emergency, pero kung maari, hanggang within 24 hours makapagkonsulta na po kayo sa doktor nyo, or makapagpunta na po kayo sa pinakamalapit na animal bite center or pinakamalapit na hospital meron kayo doon, para po malapatan po kayo ng kung ano yung nararapat na dapat ibigay sa iyo ng anti-rabies vaccine. Kasi marami pong uri ng klase ng anti-rabies vaccine. Depende po kung gaano kalalim, kung saan part po kayo nakagat. Dito po malalaman kung anong klaseng vaccine ang ibibigay po sa inyo. So, mas mapapamahal po kayo kung wala kayong bakuna sa sarili niyong katawan. At tandaan po natin, meron po tayong tinatawag na pre-vaccination. So, kahit hindi po kayo nakagat ng pusa o aso, meron kayo. Pero, meron kayong mga alagang pusa o aso sa bahay niyo. It's more than 5, more than ano. Hindi po natin maiwasan na makalmot kayo, ma-scratch, etc. sa inyong mga alagang pusa. Kaya meron siyang tinatawag, kaya yung anak, meron ako, and even I, kasi mahilig ako ng aso, meron kaming tinatawag na pre-vaccination. So ano ba yung tinatawag na pre-vaccination? Ang pre-vaccination ng anti-rabies vaccine, ito po ay kahit hindi po kayo nakakagat, pwede po kayo magpapa-inject o magpapabakuna ng anti-rabies for your protection. Bakit? Para mas makakamura kayo. Once na nakagat kayo sa part ng tenga, sa noo, sa mukha, sa leeg, shoulder, dibdib, o sa masilang party natin, o sa ari, ito po ay, ang klaseng bakuna na ibibigay po sa inyo ay medyo po may kamahalan. Pero kung meron po kayong bakuna na ng anti-rabies vaccine, ang gagawin niya lang po sa inyo, kahit saang party po kayong kagat, since meron na po kayong bakuna at naitabi yung record. Ito yung pinaka-importante, yung tandaan po natin, itabi yung record para po meron silang pagbasihan. Ang ibibigay niya lang po sa inyo, instead na anti-rabies vaccine na ibibigay sa inyo, ang ibibigay niya lang po sa inyo is booster. So, depende po sa klase ng vaccine, anti-rabies vaccine ang binigay sa inyo. Like, for example, Birorab, Abirab, meron siyang corresponding length kung hanggang kailan yung validity o visa ng gamot. Kasi sa ibang bansa meron siyang 12 years. In US kagaya kay ano, sabi nga ni Tita Carmen, meron silang anti-rabies vaccines in US, it's more than 10 years. So I think 12 or 15, parang ganon. Basta pero dito sa Philippines, ang amin, ano din sa akin, Abirab ata, Abirab ba yun? O Virorab?
5 years. Oh, basta 5 years, di ko nakita ano yung record ko. So 5 years, sa loob po ng 5 years, pag kayo po ay nakagat o nakalmot, kayo po ay makakatipid. So bakit kayo, bakit naman nasabing makakatipid? Kasi bakit ko nasasabing makakatipid kayo? Kasi once na nakagat kayo uli o nakakalmot kayo uli, no worries, kasi booster na lang po ang bibigay sa inyo ng isang doktor. Meron pang isang tanong, kayo pag pag ang aso niyo po o pusa ay meron na pong bakuna ng anti-rabies vaccine, kayo ba ay babakunahan uli? Yun yung tanong. So, base po doon sa aking napanood o research, mas mainam na rin na kumonsulta kayo ng doktor, dumulog sa pinakamalapit na doktor. Kasi, pag may bakuna na inyong pusa tapos nakagat kayo, pwedeng hindi na po kong pa-inject. Kaya lang, you have to consult your doctor bago kayo gumawa ng aksyon na ipasa walang bahala nyo lang pag kayo po ay nakagat ng pusa o nakalmot ng pusa. Okay, clear. So maraming salamat. So shout out kay Sir Jun Lopu. Thank you sir sa inyong comment and sa lahat ko na magko-comment. So thank you. Kung meron akong time na isasagot ko agad yan. So pag hindi ako busy, I always respond sa lahat po ng inyong question or comment ng aking YouTube channel. And iha-heart po ko yun kasi from the bottom of my heart, importante po kayo sa buhay. Meron ako. Bilang isang vlogger po, bilang pong isang nag-uumpisang small YouTuber. Thank you sa inyong lahat, sa inyong suporta at walang sawang suporta. Kasusunod po po sa lahat ng journey na gagawin ko dito sa YouTube. Maraming salamat po. Once again, this is Ronald Corpus Official. Paki-subscribe ng aking YouTube channel, paki-like, paki-share, mag-leave po kayo ng comment, and pinaka-importante sa lahat, huwag niyong kalimutan i-click ang aking notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. So maraming salamat. Hindi ako magsasawa magpapasalamat sa inyo. From the bottom of my heart, thank you. A big thank you sa inyong lahat. Thank you. And bye-bye.